this is Rana and welcome to my channel. Okay, wala na pong paligoy-ligoy, diretso na po tayo. Bale, dito nga po, ang naging problema ko po sa pag-a-apply ulit, papunta po ng Taiwan ay ang voter certificate. Okay, bale, ex-Taiwan na po ako. Umuwi po ako nitong March 11, 2020 dahil po nagbuntis po ako. Then, nitong October 28, 2021, tinawagan po ako ng aking chuchang dyan sa Taiwan or dun sa Taiwan na kung gusto ko na daw po bumalik ulit. Siyempre, na-excite naman po ako. Sabi ko, yes po, babalik po ako. Gusto kong bumalik. Then, after 1 or 2 days, tinawagan po ako ng agency ko sa Manila na yun nga, nire-request na po ulit ako na bumalik ng Taiwan. Then, after ko po na malaman yun, October 28, tapos tinawagan nga po ako ng agency, bali, November 5, pumunta po ako sa LGU namin para kumuha po ng voter certificate para makompleto na yung mga requirements ko kasi medyo okay naman na po lahat, yun nga lang yung voter certificate po. Pagpunta ko po ng LGU, kinuha po yung details ko, name, birthday, ganyan. Tapos nung pagkabigay po sa akin, bumalik po sa akin, sabi niya sa akin nung ano doon, nung official doon sa COMELEC sa LGU, wala daw po akong data. Burado daw po. So, na-shock ako. Sabi ko, ano nangyari? Ba't nabura? Sabi ko, parang feeling ko po kasi sa isip ko is bumoto pa po ako. Parang tinanong nila ako, kailan ka ba mamuling bumoto? Sabi nga niya. Sabi ko po, parang natatandaan ko kasi nung last nagboto pa ako parang kay Ninoy Aquino pa na president. Parang 2016, yan. Tapos, bali, parang nawala sa isip ko na sabi kasi sabi nila, kapag po ma'am kasi dalawang beses kayo na hindi nakaboto, automatic po, madidelete na yung data nyo sa COMELEC. Yung registered number natin doon, details natin, data natin, madidelete na daw po yun. So, nagtaka ako. Tapos, parang inisip ko, kailan ba ako hindi nakaboto? Nagkaroon nga pala ng dalawang botohan, yung national at saka yung local na hindi po ako nakaboto. So, ang nangyari, na-delete po. So, gumawa po. Nagtanong po ako ng mga paraan. Ano po bang pwede kong gawin para makakuha naman po ako ng voter certificate? Kasi sabi ko po, nasa abroad po ako ng panahon na yan at hindi po ako nakaboto. Sabi kong ganun. Parang play safe po ako. Na sabi ko, hindi ko kasalanan kasi nga nasa abroad. Tapos, alam naman natin, may trabaho tayo dyan. Hindi agad-agad tayo nakakapagpaalam dun. Hindi kami agad-agad nakakapagpaalam dun sa Taiwan kapag mag-off kami or para lang dahil sa bumoto or boboto. So, ang nangyari, nagtanong ako sa kanila, ang sabi nila sa akin, wala na daw pong choice, wala nang magagawa. Pero ako, syempre, hindi ako gumivap. Nagawa pa ako ng mga paraan. Alam niyo po bang, nagpatulog pa ako sa mayor po namin na kausapin yung COMELEC. Baka naman po may magagawa or maiihapol po or something na ganyan. So, hindi naman po ako binigo ng aming mayor. Bali, kinausap po nila yung nasa COMELEC. Tinanong po nila kung ano. Tapos, ganun din pong naging sagot sa LGU COMELEC, wala daw po silang magagawa kasi centralized po yung system. Nandun na po talaga sa main yung data at wala po silang hawak. Bali, parang pinakita rin po yung data na kapag tinatype po yung pangalan ko dun sa computer, wala po talagang details yung lumalabas dun sa akin. As in, nakalagay po deactivated, wala. At bawal, at hindi po talaga siya mapiprint. So, ano nangyari? Hindi pa rin ako gumivap. Ang ginawa ko po, naghanap po ako ng contact number ng COMELEC sa Intramuros, sa Maine. Bale, kinausap ko po sila. Tumawag po ako, nakausap din naman po ako. Kinausap naman nila ako. Sabi ko po, meron pa po bang paraan para makakuha po ako ng voter certificate? Sabi ko pong ganon. Bale, ang sagot po nila sa akin, mabibigyan daw po nila ako non-availability. So, it means, wala po talaga. Ibig sabihin, hindi tayo available or ganyan. Kasi,
wala talaga ibibigay sa ating voter certificate kahit ano pong gawin natin. Bale, ang mangyayari, kailangan pa rin natin magparehistro po or ipa-reactivate ulit yung ating mga data doon or details. Yun po, para mabigyan ulit po tayo ng voter certificate. So, unfortunately, hindi na po matutuloy yung pag-apply ko dahil kulang nga po ako sa requirements. Kasi ang alam ko dati, parang nung kinausap ko nga yung asawa ko doon sa Taiwan, tapos sinabi ko na ganun nga yung problema ko, parang sabi nila, so, yung iba nga daw, at kahit siya, nung bago siya umalis, parang di nga daw siya nakaboto noon, di pa siya nakarehistro or something pa. Pati yung iba, parang non-availability lang din nga daw ang ibinigay. Tapos parang na-search ko din, nalaman ko din na nagpalit pala ng bagong consul ang Taiwan Embassy na medyo mahigpit. Kaya yun yung policy nila ngayon. Parang katulad ng UMID. Kung wala kong UMID, di tayo makakapag-apply papunta ng Taiwan. At ganun din ang voter certificate. So, ayun, sa panahon natin ngayon, sa mga walang voter certificate, at gustong mag-apply papunta ng Taiwan, sad to say, wala po talaga tayong magagawa, kundi maghintay po ulit ng reopening, ng registration, para... And after 3 months po nun, after po ng registration, saka po lang po tayo makakuha ng ating voter certificate po. Yun po, alam ko mahirap, pero accept na natin. Madami pa rin namang opportunity. Okay? So, yun lang po. God bless and bye-bye!